Welcome to another episode ng Photographers! Your one and only Tagalog Pinoy Photography Vlog! So ano pag-uusapan natin ngayong araw na ito? Bibigyan namin kayo ng 5 tips para gamitin ang inyong wide-angle lens. Maraming pasalamat kay Brother Ragni Cagnete Kagape sa pag-comment doon sa aming post na ano yung magandang topic. Ito yung comment niya doon. So dito na tayo, banatan na natin agad itong wide shots. Tara na! Sige! Fire! Okay, so nandito tayo ngayon sa first location natin dito sa park sa Physics, malapit lang sa headquarters ng Photographers. What's up, bro? Yep. Antok? Hindi naman. Dito na siguro mo tayo maglo-location. Parang tanga dito, hindi ako sanay na kaganito. So, para natin simulan? Sikat tayo. Masikat. B-roll. Boom! Langgam, putang ina. Okay, cut. Time first. Wait lang. Bago tayo magpatuloy sa video na to, gusto ko kayong imbitahan na i-like, share, at follow yung page natin sa Photographers. Paramdam nyo naman sa amin yung pagmamahal nyo. Pati ano na rin, ha? Review. Oh, review. Tapos meron din tayong YouTube. Yung YouTube naming konti lang na nanonood. Baka naman gusto nyo yung paramdam din yung support, ha? Subscribe na rin kayo sa YouTube channel namin. Yes. Saan namin yan, ha? Dahil mas nakikita naming nabubuo yung komunidad natin ng mga fatnatics, mas ginaganahan kaming dalawa. Mas masarap pa yun sa pinakamasarap na burger. Okay, so huwag na natin patagaling to. Diretso na tayo sa video. Yes! Okay, let's go! Yeah! Okay, first tip natin sa shooting ng wide angle. Teka, Peman, ano ba yung wide angle? Wide. Ito, ganito ka wide. Sa full frame, ang wide angle lens, nagsisimula siya sa 24, pa-wide. 24, 23, 22, kung sa value natin titingnan, pababa yung numero. Habang bumababa yung numero, nag-wide yung lens. Oo, nag-wide yung crop mo. Sa crop sensor naman, dahil cropped yung ating sensor, crop sensor nga eh. Nagsisimula siya sa 18. 18 ang sinimula. Oo. So ang unang tip natin ngayon for shooting wide angle lens is mag-experiment sa mga angulo. Ayan. Bakit ko yan mo? Kasi nga ang wide niya. Ang daming pwedeng ipasok sa frame mo pag naka-wide angle lens ka. So ang gamit ko ngayon ay ang kit lens, 18-55mm, T.5 to 5.6. Ayan, so kit lens lang tayo, wala kong uwi. Yun guys, pag bumili yung mga newbie, mga nag-aaral pala sa photography, ito yung unang-unang kit lens na madalas kasama sa pagbili ng package nyo. Ayan, so subukan na natin, shooting different angle. Sige. Okay, so sa mga nanonood dyan, simulan nyo nang kunin yung camera nyo, kabitan nyo yung pinaka-wide na lens nyo at ilagay nyo sa pinaka-wide. Yung mga naka-kit lens dyan, lagay nyo sa 18. Walang dayan, ha? Walang mag-zoom in, zoom in. Ha? Zoom out lang tayo, nasa 18 tayo. Okay? Alright! Delikado to. Bababa pa unti ulo mo. Yan, sakto yan dito. Okay. Bababa pa. Yan. 3, 2, 1.
Gagi na pa. Ang sakit ng kamay ko. Kasi may bunga tawang ko. Okay, so ang mga wide angle lens may tendency na kung ano yung mga parts ng kinukunan nyo sa subject mo, kung ano yung malapit sa lens, pinapalaki niya, and yung malayo, pinapaliit niya. Isa yun sa mga katangian ng mga wide angle lens. So, yun kasi yung tinatawag na compression niya. So, kung napansin mo kanina, yung mga shot natin na galing sa baba, pataas, yung baba niya malaki, yung taas niya, liit na. So, yung pala yung ginagamit mo sa mga Instagram para sa Mexi? Oo, oo. Ito mo yung kuha mo sa akin, napaka-sexy ko. Isa rin sa katangian niya, dahil dun sa factor na yon, pag nasa gilid kayo ng lens niya, parang nagkakaroon din ng distortion, parang halos. Lalo na yung iba, sobrang wide na, halos nag-fish eye na siya. So, ang tawag naman dun, lens distortion. Parang yung mga kinuha na namin kanina, kung napapansin yung mga kanto, halos nag-distort na. Kumbaga yung straight line, curved na siya. Nagkakaroon ng paganong effect. So ngayon, dun tayo sa tip number 2. Gamitin or alamin, maging aware, yun na lang, number 2. Maging aware sa distortion ng wide nyo. Kasi ang distortion ng wide lens nyo, magagamit nyo yan para pagandahin yung kuha nyo. Pwede nyo rin hindi sinasadya, magamit siya para pumangit yung kuha nyo. So ngayon, dahil sa effect nyo, dahil sa distortion, tapos dun sa abilidad nyo i-push away yung subject na nasa likod, yung malayo sa lens, paliitin, tapos parang tinutulak na palayo, hindi siya masyado advisable for portraits. So Kuya Mon, paano kung wide lang dala ko, gusto ko mag-shoot ng portraits? Ayan. Pwede naman. Pwede naman, as much as possible, yung kinukunan nyo, ilagay nyo yung muka sa gitna ng lente. Ay, dedemo ko sa inyo, ha? Kunyari, tayo ka dyan, bro. Kukunan ko siya sa gitna. Ayan, maayos pa. Pero pag nilagay ko na siya, kung kumpara nyo, pag nilagay ko siya sa isang gilid ng frame natin, ganun din, nakalaki. Ayan, o sa kabilang gilid naman. Ayan, nagkakaroon ng effect, di ba pansin nyo? Para na siyang alien, ang laki ng ulo, ang liit ng katawan. O, itsura mo. O, lagay ko siya sa baba ng... Ilagay ko siya sa taas. Kagaya kanina, yung wide angle natin. Ayan. Ayan. Payat effect. O ngayon, ito naman problema. Sige, stand straight ka lang, ha. Taba effect. So yan yung mga pwede mag make or break ng photography mo pag naka wide ka. Lalo na kung meron kang wide na prime, wala kang choice, di ka makapag zoom in zoom out. Kaya usually sa portraits ginagamit is 50 pataas. Yung 35 nga, minsan makakaramdam ka pa ng distortion. Bawa, ipoportrait ko si Kent, tayo ka dito bro. Yan ito ang gagawin ko. Yan. So yung level ko, dito ako sa chest niya kumukuha para pumantay. Almost true na proportion ng katawan niya. Kasi pag kinunan ko siya, kung gusto ko siya papayatin, ito lang gagawin ko. Payat effect. Ayan. So yan yung lens distortion. Pwede mo yung gamitin in a creative way, kaya lang pwede mo rin siya maging kalaban. Isa pang tip tol, syempre, pag kukuha na rin kayo ng wide angle, maging aware din kayo sa mga pinapasok nyo sa frame nyo. Kasi minsan hindi natin namamalayan, may mga kalat, may mga hindi dapat awkward moment, mga ano, mga katulad nito. Yan. Ayan o. Okay, tip number 4. Ang inyong tip number 4, linisan nyo yung lente nyo. Tip number 4, huwag nyo kalimutan gumamit ng interesanting foreground and background. Pero gusto ko specifically mag-focus dito sa videong to, sa foreground. Kasi yun yung nagpapa-interesante sa mga wide shot. So paano yun? Tara, check it out natin. Wala na kaming naubusan na kami ng interesanting foreground, background. Ilipat kami na ibang location dito rin sa BF. Ikot kami. Saka kinakati na rin kami dito. Yeah. Totoong videographer din ito maghawak ng ano, tripod. Kasi ang totoong vlogger, handheld. Pero puta kung may DJ ako, hindi ko to, hindi to, hindi ko mapayag na ganito kasigi. Puta kaya na, paano yung iba nagbablog sa 5D Mark II? Mark 3. Yeah. Ito nga nangangalay na ako, kit lens lang na 7500, sobrang gaan ngalay na ako. Malaki na mga muscle ng mga vlogger na yun. Malaki naman taba natin, ha.
Isa sa mga magandang gawin pag nag-shoot kayo na may foreground is i-frame nyo sa foreground nyo yung background nyo. So gagamitin natin frame tong puno dito para kunan yung landscape. Okay, so one last tip namin pag gumagamit kayo ng wide angle lens. Huwag nyo yung kalimutan kunan or lagyan ng langit o lupa yung shot nyo. Ano, wide, naka-wide ka na eh. Ano ibig sabihin ng Kuya Mon? Pag nag-shoot ka, huwag mo laging igit na yung horizon. Kung saan nag-meet yung langit at lupa, pili ka kung ano yung gagawin mong dominant sa kuha mo. It's either yung langit o yung lupa. Maganda rin naman igit na yung horizon, pero mas makakapili yung mata ng tumitingin ng picture nyo pag ginawa nyo dominant yung langit o yung lupa. So ano ba yun? Sample. Pakita na lang natin, hirap i-explain eh. Yep. Tara. At yun po ang aming limang tips para sa paggamit ng wide angle lens. Ayan, ito, wide angle lens. O, diba, may foreground? Foreground. Background. Background. Subject. Poging subject. Pogi daw. Wide rin. So sana meron kayo natutunan sa ating episode. Sana yes, nagustuhan nyo siya, yung mga kalokohan namin. Kung gusto namin ngayon i-shoutout at magpasalamat dun sa top fans natin sa Facebook page natin. Yes. Top fan, man. Meron tayong fan ko, no? JC Mayoralgo. Joren. Frederick Supilanas. Oh, dati na yan. Oh. Leanne Vecino. Ayan, isa sa mga naging model ko, no? Nag-aaral pa rin ako ng photography. Magiging guest natin yan. Ano yan, medyo kurikuriana rin dating yan. Si Ben Roseb Hardeles sa Pasis. Hello sa'yo. Maraming salamat. Lagi ko itong mga ito nakikita sa live. Siyempre, ang hindi na namamatay na fans namin, lagi sa taga-subaybay at sumusuporta na tropa, ay si Victor Magtanggo. Ayan, si Victor Divino Reposo III. Kay Ginoong Crisanto, hello sa iyo kapatid. Siya rin sa pinamatagal natin. MJ Cortez Simbulan. Ayan, si Ma'am MJ Cortez, hello. Siyempre, sa aking girlfriend na napakaganda na hindi rin nakarating ngayon. Kasi puyat siya sana yung model natin. Siya sana yung model natin, si Lily Hart. Ayan. So yun po ang ating top fans. Ano ba ito? For the week? Itong nakita ko. For the week. Ayan. Maraming maraming salamat sa inyo. Sana hindi kayo magsawa. And ito rin, gusto kong i-shoutout itong mga taong to kasi ito yung mga lagi rin nagko-comment sa atin. Ayan, si Ernie Paraino. Si Mark Christian Banyas. Oo. Sorry ah, medyo si minamasakir na yung mga pangalan nyo. Si Really Riley Cortez. Jerome Cuevas. At syempre yung nag-suggest nito, si Ragni Cañete Cagape. Abigail De Los Reyes Shemosawa. And si Odi Bonavente. At si Mark Julius Canlas Lianda. Yun. Dudes Cruz Jr. Yan, lagi rin yan. Lagi ko nakikita mga comment yan, man. Elizabeth, parang boss ko yung pangalan. Si Mark Julius Canlas Lianda. Si Marion Nipunan. Jeremiah De Liosa. John Luwid. Ito si John Luwid na to. Gustong-gusto ko yung ano nito, yung profile pala picture. Yung cute to. Si Marvin Vasp. Joey Canlas. Joseph Manrique. Chokak Egama. Christian Daculio. Carl Tiongson. Eric Madlang Sakay. Sorry talaga yung sa mga pangalan nyo. I'm very sorry. Huwag nyo ko sumbong sa mga parents nyo. Marco Antilagando. Si Wyman D. Castillo. Putang ina, parang ano, Ipman, no? Wyman. Ipman. Si Marvin Quemado. Si Marvin Quemado, lagi rin to eh. Pablo Ardes, hello sa'yo kapatid. Si Marvin Eric Cepedes Acejo. Jerome Tirao. Si Jello Meneses Garate. At syempre, si Brother Leandro Baltasar. Pinahuli talaga namin yan. Pogi yan. Ayun, so maraming salamat. Babayun. Photographer.